Hello, anong bibilin mo? Ang tanong sa akin ng tindera. Dalawang order po ng lugaw, ang sagot ko. O sige, sandali lang ha. Naghintay lamang ako ng 2 minuto nang iabot ng tindera ang in-order ko. Pagpasok ko, ay dumiretso ako sa kusina at inilipat sa bawal ang binili kong lugaw. Pinuntahan ko si Sam sa kanyang kama. Pagkatapos ay umupo sa kanyang tabi. Kumain ka na, ang sabi ko at sabay supo sa kanya. Nakita kong pinipilit ang sarili niya para kainin ang bawat kutsarang isinusubo ko sa kanya. Nakailang subo rin siya bago niya inayawan ang huli. Salamat, ang sabi niya pagkatapos nitong uminom ng tubig. Tumango lamang ako sa kanya. Siya nga pala, paano mo nalaman na nagkasakit ako? Sinabi ni Pam, nandito siya kanina at nalaman niyang nilalagnat ka. Si Pam? Oo, siya ang unang nag-alaga sa'yo. Kaso lang may exam sila ngayon kaya ako muna ang mag-aalaga sa'yo. Pero may klase ka ngayon, di ba? Nag-absent lang muna ako. Sinabihan ko muna si Yan na ipagpaalam niya ako sa aming mga guro. Saka kukopya na lang ako ng notes sa kanya. Nakita ko ang biglang paglungkot ng kanyang mukha. Sorry, dahil sa akin nag-absent ka tuloy. Malungkot na wika nito. Huwag mong isipin yon. Ang mahalaga ngayon ay gumaling ka kaagad. Pagyasang umiti at muling humiga. Good night, Paul. Ang sabi pa niya. Oo, sige, magpahinga ka na. Dahan-dahan nitong ipinikit ang kanyang mga mata. Ako naman ay hindi umalis sa kanyang tabi hanggang sa makatulog siya ng mahimbing. Mga eksena kay Eric. Bakit hindi mo kasama si Paul ngayon? Nasaan siya? Takang tanong ko kay Yen nang lumapit ako sa kanya. Absent siya ngayon. Inaalagaan niya si Sam, ang sagot ni Yen. Ano palang nangyari kay Sam? Nagkasakit siya, ang sabi ni Pam. May exam kasi si Pam ngayon, kaya humingi muna siya ng pabor kay Paul na kung pwede siya muna ang magbabantay kay Sam. Ah, ganun ba? Tahimik akong naupo sa upuan. At lihim na huminga ng malalim. Wala ka bang klase ngayon? Ang tanong niyan. Wala eh. Nakakaumay ding tumambay sa classroom, ang paliwanag ko. E di magipagkwentuhan ka sa mga klase mo. Ayaw ko, mas gusto kong kasama kayo. Tinignan ako ni Yen nang tila kakaiba. Sigurado ka bang kasali ako riyan? Makahulog ang tanong nito. Gumisi pa siya ng bahagya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Nagtataka ang aking tinig. Magtapat ka nga sa akin, Eric. Magisto ka ba kay Paul? Nagulat ako sa tanong niyan. Bigla akong nag-iwas ng tingin sa kanya. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Eric. Ha? Hindi ko alam kung paano ko dudugtungan ang sasabihin ko. Nauutal ako. May gusto ka ba kay Paul? Ang muling tanong niyan sa akin. Napabuntong hininga ako. Bakit mo natanong yan? Nauutal kong tanong. Eric, hindi ako bulag na hindi ko makikita yung special treatment mo kay Paul. Napalunok ako ng aking laway. Wala namang masama kung magustuhan ko siya, diba? Ang tanong ko. Oo naman. Ang agap na sagot niyan. So inaamin mo nga na may gusto ko kay Paul? Oo, gusto ko si Paul, ang pagtatapat ko. Tahimik na tumili si Yen. So tama nga ang hinala ko tungkol sa'yo. May gusto ko nga kay Paul. Okay lang sa'yo na malaman ang totoo? Oo naman, walang problema sa akin yun. Pero pareho kaming lalaki.
Eh ano naman kung pareho kayong lalaki? Bakit bawal bang magmahal sa pareho mong kasarian? Eric, ang pag-ibig ay para sa lahat. Walang batas ang pag-ibig. Ang mahalaga, nararamdaman mo na mahal mo siya. Alam mo, naniniwala ako na pagdating sa pag-ibig, lahat tayo ay pantay-pantay. Lahat tayo ay may karapatang magmahal at mahalin. Kaya naiintindihan kita. Bagi akong umiti dahil sa naging pahayag niyan. Hindi ko akalain na napaka-open-minded niyang tao. Salamat yan, ang sabi ko. Basta huwag na huwag mong sasaktan si Paul, ha? Pangako, hinding-hindi ko yung gagawin. So, support ako sa'yo. Sabi ni Yen, at sabay senyas ng approve sign. Umiti naman ako dahil alam kong pabor siya sa akin. Mga eksena kay Sam. Pagdilat ng aking mga mata, ay mukha agad ni Paul ang bumungad sa akin. Mahimbing siyang natutulog habang magkaharap kaming dalawa. Halos magkadikit lang din ang aming mga mukha. Nakita ko ang napakaamong itsura ni Paul. Ang napakakinis nitong kutis at makapal na kilay. Ang matangos nitong ilong at mapupulan nitong mga labi. Hinawakan ko ang kanyang buhok at tinayos ito ng bahagya. Maya-maya ay lihim akong umiti habang pinagmamasdan ko siya. Hindi ko mawari ngunit batid kong masaya ako ngayon habang kasama ko siya. Mga eksena kay Pam. Pagkatapos ng aming klase, ay pumunta agad ako sa kondo ni Sam. Malapit na ako sa tapat ng kanyang kwarto, nang bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Pagbukas ko ng pinto, ay napatigil na lamang ako nang makita ko sina Sam at Paul habang natutulog. Magkaharap sila, halos magkalapit lang din ang kanilang mga mukha. Dahan-dahang binalot ng kaibang emosyon ng aking puso. Dahilan para mapaatras ako. Oo, hindi ko tinuloy ang paglapit ko sa kanila. Nasa halip ay lumabas ako ng kwarto. Mananganak ang aking mga hakbang. Papuntang hagdanan habang ako ay naguguluhan. Mga eksena ni Paul. Mga eksena ni Paul. Kumusta na si Sam? Ang tanong ni Yen habang papunta kami sa aming classroom. Okay na siya. Sabi niya kanina baka makakapasok na siya ngayon. Mabuti naman kung ganun, ang sabi ni Yen. At naghila ng upuan pagdating namin sa loob. Siya nga pala. Di ba sa makalawa na yung alis nyo ni Eric? Oo, ang sabi ko pagkatapos kong maupo. Mga ilang araw naman kayo ron magtatagal. Mga 2 araw, pero depende pa yun kung matatapos kami kagad. So masusolo ka na ni Eric. Mahinang sabi ni Yen, ngunit hindi yun masyadong narinig ni Paul. Kaya hindi klaro sa kanya ang sinabi ng kaibigan. Anong sabi mo? Ang tanong ko nang hindi ko masyadong narinig ang sinabi nito. Ah, sabi ko, mamimiss kita. Napatitig ako sa kanya habang kumunot ng aking noo. Alam kong hindi yun ang nais niyang sabihin. Ngunit hinayaan ko na lamang at hindi na ako nagtanong pa ulit. Tumunog ang cellphone ko. Binuksan ko ito at nakita kong
nagpadala ng mensahe si Sam. Ingat ang laman ng mensahe nito. Napakasimpleng salita. Ngunit lihim lamang akong umiti pagkatapos ko yung basahin. Pagkatapos ay napatingin na ako sa harapan nang pumasok ang aming guro para sa pagsisimula ng una naming subject sa umaga. Mga eksena ni Sam. Papunta ako ng aming building nang makita ko si Pam kasama ang kanyang mga kaibigan. Simula kahapon ay hindi na kami nakita pa ulit. Pam, ang tawag sa kanyang pangalan. Napatigil na lamang sila at napatingin sa akin. Sam, sambit niya nang makita niya ako. Umiti lamang ako at napatingin sa kanyang mga kaibigan. Ah, sige Pam, mauna na kami. Kita na lang tayo doon sa room. Sabi ng isa niyang kaibigan. Sige, agap na tugon ni Pam sa kanila. Pagkatapos umalis ng kanyang mga kaibigan, ay saka ako naman hinawakan ng kanyang kamay. Bahagi ako itong pinisil at ngumiti sa kanya. Salamat Pam. Sinabi sa akin ni Paul na ikaw ang unang nag-alaga sa akin at ikaw din ang nagsabi sa kanya na alagaan muna niya ako. Ang sabi ko, wala yun, pasensya ka na ha kung hindi ako nakabalik kahapon. May ginawa kasi kaming project saka alam ko namang nandun si Paul at saka alam kong hindi kanya pababayaan. Oo. Sinamahan nga niya ako hanggang gabi. Napatitig ako sa mga mata ni Pam. Nakita kong may kakaiba sa kanyang mga tingin na di ko alam kung anong nais niyang ipahiwatig. I miss you, Pam. Ang malambing kong sabi at kasunod noon ay niyakap po siya. I miss you too. Malambing din niyang wika pagkatapos nitong tumugon sa mga yakap ko. Hatid na kita. Ang sabi ko pagkatapos ko siyang yakapin. Huwag na, alam kong may klase ka rin. Ayaw kong maliit ka. Ang agap na tanggi ni Pam sa alok ko. Pero, Sam, kaya ko na. Sige na, kita na lang tayo mamaya. O sige, sabay tayong kakain mamaya ha. O sige, bye. Nagsimula ng maglakad si Pam papunta sa kanilang building. Samantalang pumunta na rin ako sa aming building para dumalo sa unang subject ngayong umaga. Mga eksena ni Paul. Papasok na kami ng kantin para mananghalian na makita namin si Sam at Pam sa dulong bahagi habang kumakain. Napatigil na lamang ako at pinagpasdan sila. Napakasweet nilang dalawa. Habang nakikita ko na halos ayaw pakawalan ni Sam ng kanyang mga mata ang kasintahang kaharap lamang nito. Hanggang dahang-dahang binalot muli ng lungkot ang aking puso nang hindi ko naman sinasadya. Napalingon na lamang ako sa aking kaibigan at ngayon ay tiningnan ako nito ng naka-smith. Paul, kung ipagpapatuloy mo yan, masasaktan ka lang. Kaya please, tama na. Ang lungkot na siyang bumabalot sa akin ngayon ay mas lalong naging matapang na kahit anong pilit kong laban ay tila di ko kayang daigin ito.